ito yung Dolomite. Hindi naman siya ganun kapino. Hindi siya yung iniisip natin na maalikabok, dahil syempre ang iniisip kasi ng lahat, dinurog lang ito galing sa minimina na mga puting bato sa Minahan. Hindi siya maalikabok kasi hindi naman siya ganun kapino. Ayan. Kaya saktong sakto talaga, para kang ano, nasa White Beach. Pinalad tayo, mga kases, na nakapasyal tayo rito sa Baywalk. Ang ganda na ng Baywalk ngayon. Wala na yung dating itsura na pag sumilip ka pa lang sa Baywalk, galing ka dyan sa Rose Boulevard, pag silip mo pa lang, parang hindi ka halos hihinga kasi amoy na amoy yung mga basura. Tapos halos ayaw mong tignan kasi nandidiri ka. Ay ngayon, ang ganda na ng Baywalk. Akala mo nasa high-end na mga beaches ka na. Ito yung Dolomite Beach dito sa Manila Baywalk. Ayan, mga kases. Tingnan ninyo at inyong pagmasdan kung ano ang meron sa Baywalk na ngayon, malayong malayo na sa nakaraan. Kaya yung ayaw ng rehabilitation ng Baywalk, huwag kayong pumunta rito sa Baywalk. Pero kung gusto nyong pumunta sa Baywalk, punta pa rin kayo, syempre. Filipino pa rin kayo kahit ayaw nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, ito na ngayon ang Baywalk na inaayawan ninyong gagawin noon. Nung pagsimula ni Tatay Digong, ayaw na ayaw ninyong gagawin ang Baywalk. Eh ngayon, nandito na, ito na ngayon ang Baywalk. Ano ang masasabi ninyo? Ito ay produkto ng administrasyon ni Tatay Digong. Kaya nag-i-enjoy ang maraming tao dito, mga kases. Tara, papakita natin sa inyo kung ano yung kaganapan dito ng mga tao na enjoy na enjoy mamamasyal. Ito ngayon ang mga taong nag-i-enjoy sa pamamasyal dito sa Baywalk. Isa na akong nandito, kasama ng lahat ng mga nandito. Ayan yung Ruas Boulevard. Ayan. Tapos sa paligid niyan, ito na ang Baywalk. Dito tayo sa gilid mismo ng tubig. Ayan na ngayon. Na dating hindi mo akalain na magiging ganito ang itsura. Ayan, nag-i-enjoy ang lahat. Ayan, sinisita ng mga bantay bayan ang mga naghahagis ng bato sa dagat.
kasi yung mga bato na nandito sa Dalampasigan ay hanggang Dalampasigan lang yan. Hindi yan pwedeng ibato sa dagat. Yan. Oh, shout out. Shout out sa inyo. Yan yung Bantay Bayan dito sa Manila. Shout out siya sa kanyang club. Double time lang pa, double time lang pa. Ay, sila Daryl pala to eh. Da! Da kayo eh. Ay, mga nakaupo ba ito mga iyan? Napasay ko ba yun? Baywalk Marshall. Andito yung mga Baywalk Marshall. Para mga ngalaga at magpapatupad sa lahat ng mga pinagbabawal. Ang saya-saya dito mga kasis. Nagmumuni-muni. Nag-aabang ng paglubog ng araw kasi saktong-sakto kasi to yung araw natatakpan ng ulap. Ayan, yung araw natatakpan ng ulap yan. Sakto yan, sunset. Marshall dito sa Baywalk, magagaling, masigasig. Kailangan din yan. Maraming mga marshal at marami ding mga pulis. Dami ding tao. Saya, ang saya-saya dito mga kapatid dito sa Baywalk. Ayan o. Oh. Ayan yung Dolomite Sando. Marshall na naglilinis dito sa Manila Baywalk, mga nagmimintina sa kalinisan. Hello, mga mamen sir, atras lang po tayo. Sundan niyo po, auto sila nakaupo. Wala pong upo dito sa area na to. Atras lang po tayo. Atras lang po. May mga face mask niyo po, pakisuot po na ngayon.
Ang daming tao. Nai-enjoy nyo talaga dito mga kasis ang Manila Bay Walk. Yung Dolomite Sand, oh. May enjoy mo talaga yan. Mga naglilinis, mga nagmiminti na dito sa biwok. Pag may nakita silang palutang-lutang na basura, kinukuha na nila kaagad dyan para manatiling malinis. Tapos yung mga tao naman na nandito, bago naman pumasok, may nag-a-announce doon sa entrance na ano, na yung basura huwag itapon kung saan-saan. So, dadalhin ang mga basura para manatiling malinis ang bewok. Mahigpit ang mga marshal dito pagdating sa social distancing, pagsuot ng face mask, at saka kasama na rin yung mga maintenance nila, nagdadampot ng mga basura dito sa Baywalk. Sa dami ng mga kababayan natin na gustong-gustong makapasyal dito sa Baywalk, kaya tagsa ang mga gustong nandito. Tapos syempre may kaakibat na pagdisiplina sa kanilang mga basura. Diba, nakakatuwa yung dating marumi, sentro na ng pasyalan. Yan yung Dolomite Sand. Kaya nyo. Ayan eh. Shout out.
para tayong namamasyal sa Boracay, mga kasis. Kung hindi ka nakapunta ng Boracay, kasi siyempre pag pumunta ka ng Boracay, magastos talaga yun. Pumunta ka na lang rito sa Bewok. Kung ang itsura ng Boracay White Sand, meron din dito sa Bewok. Libre pa, walang bayad, maliban na lang sa iyong pagpunta. Kung nagsasasakyan ka, ay siyempre magagasolina ka. Tapos pag nandito ka na, libre ang entrance. Walang bayad ang entrance dito sa Bewok. Publicly open ang Bewok, mga kapatid. Kaya kung hindi nyo naranasan na maglalakad-lakad sa mga White Sand Beach, nandito sa Bewok, pumunta kayo rito at maglalakad-lakad, ayun. Para ka na rin nakapunta sa Boracay at sa ibang mga sikat na mga White Sand Beaches. Daming tao rito. Ito na yung ano. Ayan. Ito yung Dolomite Sand. Hindi naman siya ganun kapino. Hindi siya yung iniisip natin na maalikabok, dahil syempre ang iniisip kasi ng lahat, dinurog lang ito galing sa minimina na mga puting bato sa minahan. Hindi siya maalikabok kasi hindi naman siya ganun kapino. Ayan. Kaya saktong-sakto talaga para kang ano, nasa White Beach. Yun, oh. Parang sarap maglaro dito. Diba? Namnamin natin ang pagkakataon, mga kapatid, dahil bihira lang tayo makapunta rito sa Manila Bewok. Parati tayong dumadaan, kaso sarado naman. Eh ngayon bukas na yan, maraming mga yan benches dyan sa harapan ng ano na yan, building na yan. Ayan. Kaya yung papuya-puya-puya ka dito habang naghihintay ka ng sunset, tapos yung makikita mo sa paligid ay naggagandahan mga
mo na lang totoong white sand dyan, kasi para naman talagang ano, totoong white sand talaga yan eh. Kasi bato din yan eh, hindi naman maglag, hindi naman malikabok eh, wala namang alikabok eh, kaya ang saya-saya. Alam mo, kala mo nakapunta ka sa ano, sa mga iniisip mo palang pupunta na hindi mo mapunta-puntaan dahil syempre gastos. Ito reality na, nandito na mismo. Ayan mga kases, maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pamamasyal dito sa Baywalk. Ngayon, nakita na natin ang totoong Dolomite Beach. Kung dati, nababalitaan lang natin na maganda na ang Baywalk, masarap mamasyal dito sa mismo ng Baywalk. Dati kasi, pag tuwing dumadaan tayo dito sa Baywalk, palaging sarado. So ngayon, publicly open siya hanggang Friday. So lahat ng mga hindi nakapunta, pwede kayong pupunta. Kung gusto ninyong agahan, wag na ninyong paabuti ng Friday, kasi sabi kasi mag-temporary close na naman siya sa Friday. So isagad na ninyo yung pagkakataon na pwede kayong mamasyal ng personal dito sa Baywalk, kasi ang ganda ng chemistry dito. Kala mo ano ka, nasa totoo kang white sand beach, kala mo nasa Boracay ka. Kaya mga kases, maraming maraming salamat sa inyong full support sa ating channel. Huwag ninyong kalimutang subscribe ang aking channel mga kases, please like and subscribe sa aking channel, at paki-comments na rin kung ano ang masasabi ninyo sa ating pamamasyal dito sa Baywalk mga kases. Ang ganda na ng Baywalk. So maraming salamat sa ating gobyerno, sa produkto ng Duterte administration, at taas noo po akong nagpapasalamat din sa kaibuturan ng aking puso, na ako'y nagpapasalamat na nagawa nila ang Baywalk na ganito, na kung saan dati ay mapadaan ka pa lang, parang ayaw mo nang huminga dahil sa tindi ng sangsang ng amoy. At kung titignan mo naman, parang ayaw mo nang tignan kasi nga nagkalat yung mga iba't ibang mga basura. So ngayon ang ganda, gugustuhin mo nang puntahan, gugustuhin mo nang mismong ikaw makapasyal sa Dolomite Beach dito sa Baywalk. So ayan mga kases, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong buong suporta sa aking channel. Bye 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 mga kases, hanggang sa susunod na upload mga kases. Bye bye, God bless.